Dong, naasiw ako yung ginagwardya nyo, yung media. Well, dito na kayo, sige. Okay lang naman. Mga disiplinado naman yung mga tao niyan. Dito na kayo. Dito na kayo, sige. Kaya alis na kayo dyan. Dito kayo, sige. Kawawa naman yung kwan. Kawawa naman yung... Basta huwag kayo, break yung linya. Okay lang. Okay. Any question? First question from Mar Gabriel. Followed by Elliot Mulan. Mar? Sir, good morning. Sir, gano'ng kahalaga na nandito na si Permin at ano yung mga inaasahan natin pipigat sa kanila? As I have said, Kerwin is like the missing link. He is like the missing piece of the puzzle. Gano'ng kahalaga yung kanyang papel. Marami siya maikukunik. At, well, sinabi ni Mia sa akin, since namatay na yung father niya, he is willing to tell all. He is going to tell everything that he knows regarding the illegal drug trade na kanyang kinasasadlakan, na kanyang kung saan siya na-involved. Sasabihin niya lahat kung sino yung supplier niya, sino yung distributor niya, upline, downline, protectors, lahat-lahat, nakinabang, nasabihin niya. That's how important he is. And marami pang, akala natin hindi pala ganito, with his presence, makukonfirm natin na ganito pala. Yan pala siya. Kala natin hindi ganoon, pero sasabihin niya, makukonfirm natin na yun pala, yan pala siya, siya pala yun. Things like that. Sir, initially yung mga personalities na bang tamanggit sa inyo? Marami, marami. Hindi ba i-convert pa natin sa affidavit yung kanya statement, then makipag-coordinate tayo sa DOJ kung ano magiging papel niya. Natanggapin ba siya sa Witness Protection Program, which I suppose ikukunin siya ng DOJ as a witness. So, depende na. What is important is makuna natin siya ng sworn statement para with the presence of his lawyer, of course. Nanay mo, abogado, no? And yet we'll have to be followed by Mark Makalalat. Sir, nagkabit ba ni Kerwin na since nalilito siya sa camp of ramen, natatakot pa rin ba siya sa mga polis? Yeah, natatakot ka ba sa polis? Ako ang sasagot. Ikaw ba kung natakot ka ba sa polis? Ngayon, wala na akong takot sa polis. Nakita ko yung kanilang pag-safety sa akin mula pagkuha nila doon sa Abu Dhabi. Hanggang dito sa Krami, na-feel ko yung safety ko na safe na ako. Sir, may reaction ba siya regarding sa pagkakapatay mo sa kanyang tatay? Ano yung paniniwala niyo? Sasabihin na niya sa pilabit niya. Sasabihin niya sa pilabit niya. Mark Makalalat, to be followed by Ivan Mayrina. Good morning po. Sir, ask ko lang po kay Kerwin, pwede makuha yung sarun niya. Yung existence po ng blue and pink book na pamamayari po ng tatay niya. Kasi according to attorneys, Sulibaga, lawyer of Ormoc Mayor Richard Gomez, gawa-gawa lamang daw ito ni Alvera Chief Jovis Pinito. And he was behind this blue and pink book. Doon na yun sasabihin niya. That will be contained sa pilabit. Mga vital pieces of information niya. Sasabihin niya yan doon. Ikaw ba nagbigay ng blue book o pink book? Di ba yung father mo, hindi ikaw? Yung father mo, di ba? Wala ba siya actually nung lumabas yung blue book niya, green book niya, undaran na siya. Nandun na siya sa abroad. Yung father na lang niya, between his father at saka his late father at saka si Chief of Police ng Albuera na si Chief Inspector
Espinido. Ivan Mayrina to be followed by Jeff Caparaz. Sir, follow up. Sir, regarding the Senator Lacson beliefs that some people, particularly the names listed in the Blue Book, are still in touch with Kerwin. At ito raw yung recipient ng campaign contributions noong 2016 elections. Meron pa po bang connection si Kerwin kahit nasa Abu Dhabi na siya sa ilang alleged protector niya here in the Philippines, especially high official sa government? Noong panahon ng eleksyon, meron siya mga sinusuportahan sa eleksyon, meron siya binibigyan ng pera, pero as of now, yung undaran na siya, wala na doon siyang kontak. Wala na siyang kontak doon sa mga sinusuportahan niya. Pero inaamin niya na marami siyang sinusuportahan. May sinusuportahan siya noong eleksyon, bigay siya ng pera. He kept up enough money for during elections. Nilapitan siya. Ivan Mayrina, to be followed by Jeff Caparaz. Chief Bato, sir. Sa ngayon po, ano ang trato ng PNP kay Kerwin? Siya po ba ay isang arrested drug lord o siya po ay isang vital witness sa war against drugs? Both. Both. I understand meron din po siyang standing warrants for other crimes. Kung sakali pong gamitin siyang witness para sa drugs, ano po ang mangyayari sa ibang mga kaso niya? Ipapaubayan namin sa DOJ yan. O paano diskarte ng DOJ yan? Sila na bahala ang mag-asikaso pagdating sa bagay na yan. But as of now, we are treating him both as an arrested suspect and as a witness. So ganoon yun. Binabalance lang namin. Binabalance lang namin yung aming treatment sa kanya. Very vital siya sa ngayon. Chief, with your indulgence, kung pwede po makapagtanong kay Kerwin, between the time na mangyari po ito, nung magsimulang pumutok ang kanilang pangalan, until the time that he was arrested, can you tell us, pwede mo ba sabihin sa amin, ano ang naging buhay mo, paano ka tumakas, paano ka nagtalo? Since andito ka na rin naman, parang kwentuhan na lang. Yung pagsibat mo na lang, yung ruta mo. Bakit ka nagka-decide nga mula nga, sibat ka. Kasi yung ruta mo, sa akin yung nagakpan ka. Sige, sige. Pati ulit mo, sir. Nung time na unang pumutok ito, nung may mga nahuli na tao daw ninyo, nung sumuko na yung tatay mo na nabagal sa'yo, malunga-luha pa, nasubuko ka na, hanggang sa araw na maaresto ka sa Abu Dhabi, paano ka nagtago, saan ka nagpupunta, paano naging buhay mo? Una sa lahat, kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa bayan ng Pilipino na ginagawa niya na talaga yung pagbabago. Sineryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Hindi ako lumayas na tatalikuran ko yung problema ko dito. Lumayas ako para madala ko sa malayong lugar yung mga anak ko at asawa ko para sila ay maging safe. At saka sabihin ko sa inyo, yung ruta ko sa pag-alis ko ng bansa, hindi po ako nag-backdoor. Philippine to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Phuket, Phuket to Bangkok, Bangkok to Hong Kong, Hong Kong to UAE. Yun po ang naging nangyari sa paglayas ko. Nag-disguise ka ba? Nagpagawa ka ng nagparetoke ka? Ano pa ginawa mo para to elude arrest? Wala. Inantayin ko na lang na ma-aristo ako. Sabihin mo, itong ilong niya. Ilong ko. Diba yung ilong niya dati? Pango. Yung previous niya na picture, pango. Ito, so, tulis na. So, ginawa niya, Kerwin, para talaga hindi ka makilala? Para maiba yung tsura mo? Hindi. Ano na to? Dati na to. Dati na tong ginawa. Okay, Jeff. Kaparas to be followed by April Rapales. General, kung pwede rin po sana kung si Kerwin din yung sasagot ko. Ano ang tanong ko lang, sir? Ano ang paniniwala ni Kerwin sa pagkapatay ng kanyang ama? Sir, since nalilabas na rin sa isang panayang earlier,
pwede ho bang pasagutin dito sa tungkol doon kung anong paniniwala niya sa pagkamatay ng kanya? Ayaw lang daw niya mo lang sagutin. Doon lang sa pinabit niya sabihin. Okay. Kasi that will propel another speculation pag magsagot siya. Pero sir, may lumabas na niya sa interview yata sa na ano, anong sinabi niya? Yung about niya doon sir, kung paniniwala niya doon sa ano sinabi niya doon? Rub out. Bahala na. Sige lang. Tingnan lang natin. Sasabihin naman niya lahat yan. Wala siya man doon. Wala niya yun. Yung kanyang paano niya tinignan yung sitwasyon. Alam nga, bias siya. Father niya yun. So, ganun talaga pagtingin niya. So, meron na mga investigation doon. But can you hear it straight from Kerwin? Ayaw nga doon niya magsabi. Sinabi niya. Sinabi naman niya noon, di ba? Oo, ulitin nga yun. Sinabi naman din doon pala kaya. April Rapales to be followed by Joy Cantos. Sir, good morning. Tanong ulit ko para kay Kerwin Espinosa. Sir, habang nasa abroad ka po, ano po yung means of communication mo sa inyong pamilya? May support ka po ba sa inyo? Kasi sa information na namin, nakatira po sa kayo sa isang high-end na apartment, may source mo kayo na ito doon. So, please, magkakasin. Sige, pakiulit po ma'am. Habang na-employed na sa abroad, ano yung source of income ninyo o meron mo mas suporta sa inyong mga personalidad o mga kaalyado, mga relatives? At ano yung sa communication ninyo sa inyong pamilya? Wala pong nagsuporta sa aking pamilya. Ang ginagamit kong pera nung nasa abroad ako, yung dala kong pera dito sa Pinas. Yan lang po ma'am. Joy Cantos. Wala siyang, hindi ka gumagamit ng credit card habang nasa abroad ka? Sugalo ka? ATM. Asan sa ATM, meron kang cash na dollar, dala. O, meron na siyang dala-dalang $40,000, di ba? Yun yung ginagamit mo doon. At saka ATM, walang credit card. Joy Cantos, to be followed by Gary De Leon. Sir, good morning po. Sir, Mr. Espinosa, willing to cooperate in the investigation. But before that, are you going to subject him to drug test, sir? Sasabi ko ba sa drug test si Kerwin? Hindi na kailangan dahil aminado naman niya siya na drug lord siya eh. Inaamin naman niya na drug lord siya. Ang drug lord naman, not necessarily gumagamit o hindi. Pero kung gusto mo, pero hindi siya gumagamit dahil matagal siya doon eh. Nakagamit ka ba doon ng drug sa doon sa kwan? 12 years na ako hindi gumamit, sir. Oh, 12 years na doon siya hindi gumagamit. So useless yung drug test niya. Pero inaamin naman niya talaga na drug lord siya. So walang problema. Sir, in the government quest for a drug retailer, the PNP is in the second phase of problem double barrel, you arrested Kerwin. What more can we expect in the coming days? Kasi di ba may mga in-involved siyang personalities sa drugging? Ano po minasin natin sa PNP? Heads will roll. Pag sino yung mga involved. Wala tayong sinasanto dito. Kung meron mo siyang mga police na protector, we've been doing that. Kinakasuhan natin, ina-assign sa mga pwesto na kung saan hindi na sila makapag-engage sa droga. Ganun gawin natin. Magkaraoke muna tayo, Joy. Gary Treon, follow by Joel Arwen. Pag-aralan namin. Natin sir, yung pambalang si Kevin kasi nagteksahan yung sister niya na ano raw, may mga bankaro sa buhay. Kasi yun ang kumalik sa bahay ni Kevin. Hindi natin makuha niya. Hindi natin iwasan niya. Meron talaga. Sa dami ba naman niyang isisiwalat at sa dami ba namang tao involved sa kanyang illegal drug trade na ngayon nanganganib na maisa publiko at mapapaila ng kaso,
kang they're after him, yung mga tao na yun. But on the part of the PNP naman, I have started the RDO PRO 8, si General Bertihar, na isecure yung pamilya niya. Juan Perez to be followed by George Cainez. Kanina may interview sa kanya sa loob. And he was mentioning na hindi daw siya Lord Jesus Messiah. Hindi daw. Hindi daw po siya Lord Jesus Messiah. Nag-uubento lang. Tama ba yung totoo? Kuan yan. Depende yan sa paningin niya. Kung ano. Ano yung kanyang papel. Pero we have our way of classifying drug personalities. As far as the PNP is concerned, he's a drug lord. Other question? Pero nagbibenta lang daw si sir. Eh, ang drug lord ba hindi ba nagbibenta? Sino kaya yung ano, sir? Sinasabi niya na talagang drug lord? Merong lord of our lords. Diba? Lord 1, Lord 2, Lord 3, Lord 4, Lord 5. Yung mga ganyan-ganyan gawa niyan. Pero Lord pa rin siya. Diba, Erwin? Ha? Usama ka? Lord of the Rings? Ha? Last two questions will come from George Cainez. Sir, good morning. Sir, nakita natin yung security preparations na ginawa niyo. Meron ba tayong natanggap na validated information regarding threats kay Erwin? Ano? Will you this all? After. Nakauna ako. Ano ba? Meron ba kayo natanggap siya ng threat against him? That's why we did this preparation. Asa? Wala naman. Naniguro lang tayo. In fact, I have been inviting them, yung would-be assassins ni Kerwin. Kung sinong gusto pumatay sa kanya, get it on. Let's get it on. Bring it on. Sir, diba, kung gusto, ay i-announce ko pa kayo yung itinerary namin eh. Kung gusto yung mga boss, abusin nyo kami. Bring it on. Tagal na namin hinahanap yan. Sir, given that, with your permission, ano kaya yung pakiramdam ni Kerwin, sir, yung pauwi na siya ng Pilipinas? Because we know for a fact na after what happened to his father, you know, at yung paghahanda rin na sinasabi ko rin na siya na, you know. Pakiramdam mo daw, sabi mo yung pakiramdam mo? Ha? Sa mga adlo ka? Ha? Pagkira na? Pagkatawang adlo ko lang sila kita. Ako sa security. Ay, papunta doon dito, takot na takot siya. Pero yung nakita, pagdating niya sa airport, nakita niya yung security preparation, okay na daw siya. Okay na daw siya. Sir, lastly, sa student center, sir, syempre, nandun din yung mga ibang high-profile detainees, sir. We have two senators there and you will be staying there. So, ano yung security, paano yung security arrangements doon, sir, sa loob? Isolated siya doon. General Director HSS, sir, isolated siya, walang ibang kwan, walang ibang makakalapit sa kanya doon kahit na yung kapwa niya detainee. Isolated yung kwan niya, sir, yung kanyang lugar doon, kahit yung ibang detainee hindi makalapit sa kanya. So yun, hindi makalapit sa kanya, kahit na yung mga senador doon, hindi makalapit sa kanya. Secure dito. Yung pagkain, siguruhin natin na hindi siya malason. Lahat ng visitors, walang makapasok doon without clearance from coming from me or from... pamilya niya, kung pupunta doon, may clearance sa akin ng kaya ng pero. Maliguro tayo. Final question. Kung makakausap mo na si Pangulo Duterte, ano mo gusto mo sabihin? Pangulo? Sabihin ka? Okay lang, sabihin mo. Mayroon na gusto sabihin? Ang hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati at sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade na nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan nila.
isa sa AIDG na si Kermel Pero po, yung mga ano, mga informasyon. Kailan nilang kanyang guling nag-usap ng tatay mo? Saka ano yung guling nag-usapan mo? Wala na, ano na kami. Kanya-kanya na. Yung ano. Okay, thank you very much po. Final. Ito pala yung kan. Nag-huli kay Kerwin doon. At nag-escort pabalik dito. Si Kermel Pero. Si Kermel Peralta. Yung ating police attaché sa Riyadh, Saudi Arabia, si Colonel Magaluna, at saka si Colonel Delbo. Silang apat yung nagtrabaho talaga doon para mahuli si Kerwin. Depends kung i-require siya ng require kami ng Senate na i-present siya doon then while he's in our custody dadalhin namin doon kung i-require ng Senate. Okay. Okay. Salamat po, maraming salamat. Okay na? Dali, baka may papabol. Wala kayong tulog eh, pagpigyan natin. Wala kayong tulog eh, napupuyat kayo sa kakahiabang. Sige. Yung mga sinabi ng Papa mo na 40 plus na ano, kinoconfirm mo ba yun yung sinabi ni Papa mo sa affidavit siya? Dadali ha, ako mo sasagot sa'yo dyan. In fairness, hindi pa niya nakita yung affidavit dahil nga wala sila communication ng father niya habang nandoon siya. Mamaya, i-compare niya natin yan, sasabihin niya sa affidavit niya na kukunin ng EIDG, i-compare natin yan sa kasama sinabi ng father niya. So, kung magkakatugma... So, ngayon siya kukunan siya ng statement ng EIDG? Kukunan siya ng statement. I-cross-match natin yun, yung mga pangalan na yun, para talagang mako-confirm. Okay. Mr. General Val Gonzales po, Media Rich. Tayo po ay mga Pilipinong may malatihong pagpapahalaga sa pamilya, lalo na ho ang namatayan. O lalo na ho ang namatay. Ano po ba, Mr. General, na makapagpukumbinsi ho sa inyo na payagan ho si Kerwin na makita ho sa huling pagkakataon yung kanyang ama? Hindi mo na ako kailangan ikumbinsihin. Ako ay Pilipino, ako ay Kristiyano, ako ay Katoliko, ako ay may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na namatayan ng ama. By all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago yung living. But because of some security considerations, pag-iisipan mo lang, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Tao rin ako. Tao rin kami na pareho tayo ng pakiramdam. Gusto natin makapiling yung mahal natin sa buhay. Sorry, hanapan namin ang paraan yan. At kung mag-determine namin na okay, pwede siyang dalhin doon, then maybe, we will consider that. So, medyo, sorry ho kung itatanong ko po ito, General, pero hirap po ang PNP na pangalagaan o ang seguridad ni Kerwin sakaling siya ho ay pabalik po sa Albuera. Hindi hirap. The PNP is on top of everything. Wala kaming kinatakutan na sinong nagtitrade sa kanya. In fact, hinahabol ko pa nga. Sino yung gustong pumatay kay Kerwin, andito din si Kerwin, puntahan nyo, atakihin nyo yung camp krami. Kung gusto ninyong mamatay si Kerwin, matak kayo dito. We cannot be cowed by this itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito. Ayun na. Kami lang naniguro lang dahil sayang din eh. Namatay na yung father niya, tapos mamatay na naman ito. Wala na mangyari yung ating gira sa droga. Wala nang itong mga malalaking tao na sa taas na may implicate. Masaya sila kung mamatay ito. Wala nang magdidiin sa kanila. Kaya naniguro lang tayo. Pero pag sinabi mo na kami takot, wala po kami kinatakutan. Pagdating sa masasamang tao, hindi po kami natatakot. Tama, nakarating masaya yun. Umiyak yung father mo dito, kasama ko nung nag-surrender siya.
umiyak siya, nakiusap sa iyo na umuwi ka na, nasa Malaysia ka noon. Umiyak siya na nakiusap sa iyo na umuwi ka na para wala ka kibalok? Hindi pala, hindi na kailan sa kanya dahil daraan na nga siya, nasa Malaysia na siya nung panahon. Sa kaula na kayo contact, di ba? Meron? Wala. Kasi ang father niya, habang nasa White House noon, every now and then, naghanap talaga na para na makontak siya. Pero yung sabi ng father mo, nakontak daw ka daw through your auntie. Yung auntie mo ata nakakontak sa'yo, na sinabi ata na nagsurrender na yung father mo dito. Tapos pinapauwi ka, wala pa yung auntie mo na nagkontak sa'yo? Wala. Yung sa Amerika? Oo, oh, parang Amerika. Wala. Wala? Wala yung sinabi sa wala. Last question. Ha? Andito yung kanyang sister. Sister at saka abogado niya. Andiyan yun? Andiyan yung sister niya? Andiyan? Ano ba? Ha? May Tagalog ba? Abogado. Abogado? Saan ang abogado? Ah, meron, meron. Meron. Kailangan niya pagkuha ng pinabit mamaya assisted by counsel. Hindi nagbigay po ng impormasyon that led to the arrest of Kerwin. Makakakuha po po yun ng reward? Was there any bounty for his arrest? Formally, wala pa naman, hindi siya, wala pa ito, nakalagay na ba ito sa sa DLG reward list natin? Wala. Wala, negative. Pero depende na kay Presidente kung magbigay sa Presidente ng reward dahil diba sabi niya na magbigay siya pag ma-neutralize? Depende na kay Presidente kung magbigay siya. Tatanungin ko na lang. Okay. Kung magbigay ha? Baka mamaya aasa yung informant doon na merong fan. Actually, in fairness naman doon sa informant, Pilipino siya na nagmamalasakit sa nangyayari sa ating bayan. At talagang sumusuporta siya. Kaya siya tumawag sa atin. Sa kinaroroonan ni Kerwin. Kilala mo na yung informant? Informant mo? Yung nagsasabi ko saan ka, kilala mo na? Ha? Sino? Sige lang. Last Sir, si Kerwin Espinosa, pagkatapos natin mahuli, sino nang sunod sa listahan ng PNL? Meron bang tinatinatagin ngayon na high value topic o magbabase tayo sa testimonya sa talisay interview? Marami pa. Marami pa. Hindi ko lang sabihin dahil yung mga bahay nila, lilinisin na lang ang gusto. Wala nang makuha doon pag nireed natin. Meron marami pa. At saka, ito nga. Ito sasabihin niya. That will bolster everything. And the more tayong maniniwala na talagang dapat talagang magkikis build up tayo dito sa mga tao na ito. Dahil nga sa sasabihin niya. Sir, having said that, how high up in government ang inabot ng mga nakinabang kay Kerwin Espinosa? Lagi po nababanggit, Senator, then Secretary now, Senator Dayna de Lima. Pero pa po ba mas mataas sa kanya at gano po kalawak in government ang naging kinabakit ka. Abot sa ganung punto, ganung level, depende sa makukuha natin ang pinabit sa kanya. Kasi initially, mayroon na siyang sinabi. Just don't put those words in my mouth. Hintayin na natin maglabas ang galing sa kanya. Basta, nasa mataas. Mataas yung abutin. Kinasuhan niyo na si IDG. Dahil tanungin ko si IDG, basta kinasuhan niyo. Okay. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for staying awake. So, pwede na kayo matulog? Ha? Ha? Bili ba? Mag-report pa sila. Mag-report pa kayo. Matulog na kayo at magpahinga na rin kami. Yes, sir. Sir, maraming salamat ha. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Salamat. Sir, may sinig sa today. Sir, wala sa kanya. Ayun, ang sinasabi nitong si
yan, si Kerwin, sinabi nito, humihingi siya ng tawad sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sana bigyan siya ng pagkakataon na magbagong buhay at asahan daw niya na lahat ng mga involved sa drug trade ay ilalabas nito si Kerwin. Ito yung kanyang ilan sa kanyang mga panghuling pahayag. Ito yung ilan sa mga huling pahayag nito si Kerwin kaugnay ng kanyang pagsuko at pagdating nga dito sa Campo Crame. At sabi nitong si Kerwin, nung siya'y umalis at nagpalipat-lipat ng bansa mula nung siya'y tumakas nung buwan ng Hunyo, ay nagtungo ito ng Kuala Lumpur at bago lumipat ng Phuket sa Thailand at nagpunta ng Hong Kong bago nagtungo ng Abu Dhabi. Base sa kanyang mga unang pahayag kay General De La Rosa, aabot sa $40,000. Ang dala nitong pera at yung kanyang ATM. Well, hindi ito gumamit ng credit card. Nagpabago lamang nung kanyang ilong. At ito yung naging dahilan kung bakit medyo natagalan yung ilan sa mga tao na nakakilala dito kay Kerwin hanggang siya sa tuluyang maareso sa bahagi ng Abu Dhabi. Binanggit din itong si Kerwin na nung makita niya yung seguridad na ipinatutupad ng PNP, hindi na ito nagkaroon pa ng takot at walang alinlangan ayon sa kanya na mabibigay siya ng seguridad. Bagamat yung sa kanya mga unang pahayag, sinabi nito na natatakot siya sa kalagayan ng PNP, lalo pat nalaman niya yung kinasapitan ng kanyang ama na nakakulong na nga ay napatay pa sa loob ng kulungan. Sa kabilang banda, sinabi naman ito sa PNP Chief Bato de la Rosa na itatrato bilang arestado at bilang isang witness itong si Kerwin. Dahil sabi nga ni Bato, ito yung siya yung tinuturing na missing link. Kumbaga sa isang puzzle, siya na lamang, siya ay yung natitirang pyesa para makapag-ugnay-ugnay ang Philippine National Police ng mga pupwedeng ikanta nitong si Kerwin na pupwedeng involved na mga matataas na tao, mga matataas na personalidad kaugnay ng kalakalan ng ipinagbabawal na gamot. Kung kaya't sinasabi nitong si PNP Chief De La Rosa na talagang mas matindi yung iparutupad na seguridad dito kay Kerwin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, yung body armor, nakita po ninyo, ditong si Kerwin naka bulletproof vest pa nang iharap sa media. At medyo tumagal lamang yung kanyang booking procedure. Kinuhaan nito ng medical test, ng mugshots at mga fingerprint. Yan yung mga karaniwang booking procedures na ginagawa ng PNP para bago tuluyang iharap sa itong si Kerwin. At ngayon nga, pagkatapos ng briefing, ay agad itong isa sa ilalim ng pagkuha ng affidavit ng Anti-Illegal Drugs Group at ng Criminal Investigation and Detection Group para dun sa formal na pagbibigay nito ng pahayag. Kaharap siyempre yung kanyang mga abogado at kanina sinabi nitong si PNP Chief De La Rosa kasama rin dito yung kanyang kapatid na babae. Inamin din ni Kerwin na 12 years na siyang hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nangangalakal na lamang ito base dun sa mga pinakahuling pahayag niya dito sa Philippine National Police. So ayan po mga kaibigan, na naging just a quick rundown. Alas 3:41 lumapag yung sinakyan nitong si Kerwin mula sa Abu Dhabi. Kasama siyempre yung mga membro ng AIDG na umareso sa kanya mula doon at pasado alas 4 napunta dito sa loob ng Campo Crame at tumagal yung booking procedure hanggang pasado alas 5 at pasado alas 5 hanggang ngayon ay iniharap naman ito sa media at katatapos-tapos lamang nung pulong balitaan na ginawa dito mismo ng PNP Chief. Nakita naman natin na talagang very cordial din sa kanya ang PNP Chief at talagang tinatanong siya kung gusto niyang sagutin yung mga tanong o kung hindi o kung pagbibigyan na lamang niya yung Chief PNP. Pero isa sa mga tumatak dito ay talagang nakiusap ito sa Pangulong Duterte na pagbigyan siya magbagong buhay at naniniwala ito na nakiusap ito dahil sa ibubunyag naman niya
kapalit yung pagbubunyag niya ng mas maraming pangalan at mas matataas na taong posibleng sangkot sa pinagbabawal na gamot. Mula po dito sa Campo Crame, kasama si Manny Mancilla, ako po si George Bandola. Alamin ang iba't ibang paraan sa pagkukondisyon sa mga alagang sasabungin. Nabasa na raw ni Senador Panfilo Lacson ang judicial affidavit ni Kerwin Espinosa. Ayon kay Lacson, may mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa drug trade na pinangalanan si Kerwin. At may ulat on the spot si Jam Susante. Jam? Yes, Connie, sa Miyerkules papakinggan ng Senado ang testimonya ng sinasabing drug lord na si Kerwin Espinosa ukos sa pagbatay sa kanyang ama na si Mayor Rolando Espinosa at sa nalaman niya ukos kalakala ng ilegal na droga. Sabi ni Senador Ping Lacson, chair ng Senate Committee on Public Order, sa Camp Crame isasagawa ang pagdinig para masiguro ang seguridad ni Kerwin. Binabasa na raw ngayon ni Lacson ang judicial affidavit ni Kerwin. Bagamat tumanggi muna siya magbigay ng detalye sa nilalaman nito, kinumpirma ni Lacson na may mga opisyal ng gobyerno dito na pinangalanan si Kerwin na sangkot sa drug trade. Karanihan daw ay mga pulis. Meron din daw national officials. Sa pagdinig ng Senado noong November 10, ginisa ng mga senador ang mga miyembro ng CIDG Region 8 na kasama sa pag-serve ng search warrant kay Mayor Espinosa. Ayon sa mga pulis, pinaputokan sila ni Mayor Espinosa kaya nagpaputok na rin sila at nagresulta ito sa pagkamatay ng alkalde. Pero hindi kumbensido si Lacson at ibang senador sa story ng CIDG Region 8, lalo't hindi naman ng laban si Mayor Espinosa nang arestuhin ito. Hinala nila, pinlano ang pagpatay sa alkalde. At yan muna ang latest mula dito sa Senado, Connie. Maraming salamat, Jam Susante. Sa Camp Crame sa Quezon City, gagawin sa Miyerkules ang pagdinig ng Senado tungkol sa ilegal na droga para makadalo ang big-time drug lord na si Kerwin Espinosa. Mula sa Quezon City, may ulat on the spot si Chino Gaston. Chino? Rafi, nananatili sa loob ng Anti-Illegal Drugs Group Compound dito sa loob ng Campo Crame si Kerwin Espinosa habang binubuo pa ang kanyang affidavit na naglalaman o inaasahang naglalaman ng lahat na nalalaman niya patungkol sa kalakaran ng illegal na droga sa ating bansa. Sa Miyerkules, inaasahang isisiwalat ni Kerwin Espinosa ang lahat na kanyang nalalaman tungkol sa kalakaran ng illegal na droga sa Visayas at papangalanan din o inaasahang papangalanan din niya ang mga sangkot na opisyal ng gobyerno. Sa halip na sa Senado ay gagawin ang pagdinig dito sa loob ng Campo Crame. Ngayong araw, nakatakdang kausapin ng mga opisyal ng Department of Justice at National Bureau of Investigation si Kerwin bilang bahagi ng pag-aaral kung pwede itong ipasok sa Witness Protection Program. Ayaw pangunahan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga senador ukol sa tinatawag niyang bomba o pasabog na gagawin ni Kerwin ukol sa illegal drug trade. Ayaw niya rin sabihin kung isa sa mga nabanggit ni Kerwin sa kanilang pag-uusap noong Biyernes si Senator Laila de Lima. Kasalukuyang binubuo pa ang affidavit ni Espinosa, nahin sa kanyang abogadong si Attorney John Ungab, ay may kahabaan dahil laman nito ang buong kwento ni Kerwin mula pagkabata, ang kanyang pagsisimula sa illegal drug trade at mga detalye ng mga personalidad na kanyang nakatransaksyon. Over our dead body, yan naman ang pahayag ni De La Rosa sa agam-agam ni Senator Laila de Lima na maaring matulad din sa kanyang amang si Kerwin na napatay nga ng mga pulis doon sa Leyte. Lahat na pagsisiguro ang ginagawa raw ng PNP para pangalagaan ang buhay ni Kerwin sa kasalukuyan. Pero hindi binubura ni De La Rosa na maaring may ilang tiwaling pulis na gusto patayin nga si Kerwin. Sa pahayag naman ni Senator Laila de Lima na tiyak na papangalanan siya ni Kerwin sa kanyang affidavit, sabi ni Bato na mabuti pa ang senadora at alam niya kung ano ang isisiwalat ni Espinosa. Nagtakataka nga raw si Bato sa kaalaman ng senadora na kinwisto niya kung katang-isip ba o isang katotohanan. Samantala, Rapi, hindi raw importante kung magkaiba ang bersyon ng ama at anak na Espinosa. Iba-iba naman talaga ang kaalaman nito patungkol sa kalakaran ng illegal na droga at nasa korte na raw talaga kapag mag-decide o magbigay ng pasya kung katanggap-tanggap ba ang mga affidavit ng dalawa. At yan ang latest mula dito sa Campo Crame. Balik sa iyo, Rapi. Maraming salamat, Chino Gaston. Pakiulit mo, sir. Noong time na unang pumutok ito, noong may mga nahuli na tao daw ninyo, noong sumuko na yung tatay mo na nawagan sa'yo, malumalo ka pa na sumuko ka na, hanggang sa araw na maaresto ka sa Abu Dhabi,
Paano ka nagtago? Saan ka nagpupunta? Paano naging buhay mo? Una sa lahat, kaya ako umalis sa bansa dahil nakita ko yung totoong tao na naging isang ama sa sambayan ng Pilipino na ginagawa niya talaga yung pagbabago. Seryoso niya yung mga sa kriminalidad, lalo na sa droga. Kaya ako ay lumayas na sa bansa natin kasi takot na ako. Hindi ako lumayas na tatalikuran ko yung problema ko dito. Lumayas ako para madala ko sa malayong lugar yung mga anak ko at asawa ko para sila ay maging safe. At saka sabihin ko sa inyo yung ruta ko sa pag-alis ko ng bansa. Hindi po ako nag-backdoor. Philippine to Kuala Lumpur, Kuala Lumpur to Phuket, Phuket to Bangkok, Bangkok to Hong Kong, Hong Kong to UAE. Yun po ang naging nangyari sa paglayas ko. Nag-disguise ka ba? Nagpagawa ka ng nagparetoke ka? Ano pang ginawa mo para to elude arrest? Wala. Inantayin ko na lang na ma-aristo ako. Ito, yung ilong niya. Diba yung ilong niya dati, produce yan na picture pa ko. Ito, so, ginawa niya, Kerwin, para talaga hindi na makilala, para may baitsura mo? Hindi. Ano na to? Dati na to. Dati na tong ginawa. King Jeff, salamat. Maras, to be followed by April Rapales. General, kung pwede rin po sana kung si Kerwin din po yung sasagap ko to, sir. Sir, ang tanong ko lang, sir, ano ang paniniwala ni Kerwin sa pagkamatay? Pati ulit po, ma'am. Habang na kayo po ay nasa abroad, ano ba yung source of income ninyo o meron mo bang sinusuporta sa iyong mga personalidad o mga kaalyado, mga relatives? At ano ba yung isang communication ninyo sa iyong pamilya? Wala pong nagsuporta sa aking pamilya. Ang ginagamit kong pera nung nasa abroad ako, yung dala kong pera dito sa Pinas. Yun lang po, ma'am. Joy Cantos? Wala siyang... Hindi ka gumagamit ng credit card habang nasa abroad ka? Sigado ka? ATM. Asan sa ATM, meron ng cash na dala. O, meron na siyang dala-dalang 40. Sabihin ka? O, Hiling ko lang sa ating presidente ay humihiling ako ng tawad kung ano man yung mga nagawa ko dati. At sana bigyan niya ako pagkakataon na magbagong buhay. At itong sitwasyon ko ngayon na wala na yung papa ko, maaasahan niya lahat ng mga involved sa drug trade, nalalaman ko, lalabas silang lahat yung mga pangalan niya. Yun lang po. Isa pa para sana. Personal mo bang kilala si Senator Dilma? Personal mo kakilala ko? No comment lang po. Ako. Sinabi ko na po sa isa sa EIDG na si Kermel Pero po yung mga informasyon. Kailan na kami huling nag-usap ng tatay mo? Saka ano yung huling nag-usapan niyo? Wala na. Ano na kami? Kanya-kanya na yung ano. Okay, thank you very much po. Finals. Ito pala yung van. Naghuli kay Kerwin doon at nag-escort pabalik dito si Kermel Pero, si Kermel Peralta, yung ating police attache sa Riyadh, Saudi Arabia, si Kermel Magaluna at saka si Kermel Delbo. Silang apat yung nagtrabaho talaga doon para mahuli si Kerwin. Sir, will he be allowed to appear before the Senate? Okay.
Salamat po. Maraming salamat. Okay na? Ganyan, baka mayroon pa pabol. Wala kayong tulog eh. Magbigyan natin. Wala kayong tulog eh. Magbigyan. Sir. Umuyat kayo sa kakahinga abang. Para kay Kevin. Yung mga sinabi ng papa mo na 40 plus na ano, kinoconfirm mo ba yun yung sinabi ni papa mo sa affidavit siya? Dadali, ako mo sasabi ko sa'yo dyan. In fairness, hindi pa niya nakita yung affidavit. Dahil nga, wala sila communication ng father niya habang nandoon siya. Mamaya, i-compare niya natin yan, sasasabihin niya sa affidavit niya na kukunin ng AIDG, i-compare natin yan sa kasong sinabi ng father niya. So kung magkakatugma... So ngayon siya, kukunan siya ng statement niya ng AIDG. Kukunan siya ng statement. Thank you. I-cross-match natin yun, yung mga pangalan na yun, para talagang mako-confirm. Mr. General Balgonzales po, DCRH. Tayo ko ay mga Pilipinong na may malatihong na pagpapahalaga sa pamilya, lalo na ho ang namatayan. O lalo na ho ang namatay. Ano ho ba, Mr. General, na makapagkukumpisi ho sa inyo na payagan ho si Kerwin na makita ho sa huling pagkakataon ng kanyang ama? Hindi mo lang ako kailangan kumbinsihin. Ako ay Pilipino, ako ay Kristiyano, ako ay Katoliko, ako ay may pamilya. Alam ko yung naramdaman ng isang anak na namatay ng ama. By all means, gusto ko siyang makapiling yung father niya bago i-living. But because of some security considerations, pag-iisipan mo namin, pag-aaralan namin yan. Huwag mo kayo mag-alala. Tao rin ako. Tao rin kami na pareho tayo ng pakiramdam. Gusto natin magkapiling yung mahal natin sa buhay. Hanapan namin ang paraan yan. At kung mag-determine namin na okay, pwede siyang galing doon, then maybe. We will consider that. So, medyo sorry kung itatanong po yung general, pero hirap po ang PNP na pangalagaan mo ang seguridad ni Kevin sakaling si Ho ay papalik po sa Albuera. Hindi hirap. The PNP is on top of everything. Wala kaming kinatakutan na sinong nagtitreat sa kanya. Eh, pakinahabong ko pa nga. Sinong gustong pumatay kay Kevin, andito ni si Kevin, puntahan niyo. Atakihin niyo yung Camp Krabi. Kung gusto niyong mamatay si Kerwin, matak kayo dito. We cannot be cowed by this, itong mga kriminal na ito, itong mga sindikato na ito. Ay na. Kami lang, nandiguro lang, dahil sayang din eh. Namatay niyong father niya, tapos mamatay na naman ito. Wala na mangyari yung ating gira sa droga. Wala lang. Itong mga malalaking tao na sa taas na ma-implicate, masaya sila kung mamatay ito. Wala nang magdidiin sa kanila. Kaya naniguro lang tayo. Pag sinabi mo na kami takot, wala po kami kinatakutan. Pagdating sa masasamang tao, hindi po kami natatakot. Sir, ano ko lang kayo? Kung nalaman niya or na balitaan niya yung panawagan ng father niya dito sa kamprami na sumunod. Tama, nakarating ba sa'yo yun? Umiyak yung father mo dito. Kasama ko nung nag-surrender siya. Umiiyak siya, nakiusap sa iyo na umiiyak ka na, nasa Malaysia ka noon. Umiiyak siya na nakiusap sa iyo na umiiyak ka na para wala ka kapalo. So wala siya kailangan, sir. Hindi na kailangan sa kanya dahil daraan na siya, nasa Malaysia na siya noong panahon. Saka wala na kayong contact, di ba? Meron, wala. Kasi ang father niya, habang nasa White House noon, ubrinawaan din, naghanap talaga ng paraan na makontak siya. Pero yung sabi ng father mo, nakontakt daw ka daw through your auntie. Yung auntie mo ata nakakontakt sa'yo, nasinabihan ka na nag-surrender na yung father mo dito. Tapos pinapauwi ka, wala ba yung auntie mo na nag-contact sa'yo? Amerika. Oo, parang Amerika. Wala? Last question. May mga kawalan dito yung kanyang sister. Sister at saka abogado niya. Andiyan yun? Andiyan yung sister niya? Andiyan. Ano ba? May abogado na sa abogado. Ha? May abogado na sa acoustic niya. May tagalog ba? Abogado. Abogado? Oo, yan. Saan yung abogado? Hindi, si Kevin po. Meron. Kailangan niya pagkuha ng abinabi ko, may assisted by counsel.
Chief, yung nagbigay po na impormasyon that led to the arrest of Kerwin, makakakuha po ba yun ng reward? Was there any bounty for his arrest? Formally, wala pa naman, hindi siya, wala pa nyo naman yun sa DLG reward list na rin, wala. Wala, negative. Pero depende na kay Presidente kung magbigay si Presidente ng reward dahil diba sabi niya na magbigay siya pag ma-neutralize. Depende na kay Presidente kung magbigay siya. Tatanungin ko na lang. Kung magbigay ha? Pag may aasa yung informant doon na mayroong pan. Actually, in fairness naman doon sa informant, Pilipino siya, nagdagdaman ng sakit sa nangyayari sa ating bayan. At talagang sumusuporta siya. Kaya siya tumawag sa atin sa kinaroroonan ni Kerwin. Kilala mo na yung informant mo? Yung nagsasabi mo saan ka, kilala mo na? Ha? Sino? Sige lang. Sir, si Kevin Espinosa, pagkatapos natin mahuli, sino nang sumunod sa listahan ng DNA? Meron bang tinatarget na yun, na high value target o magbabase tayo sa testimonya sa sarisay ni Kevin? Marami pa. Hindi ko lang sabihin dahil yung mga bahay nila, nililisin nila ng gusto, wala nang makuha doon pag nireave natin. Meron marami pa. At saka, ito ka! Ito ang sasabihin niya, that will bolster everything and the more tayong maniniwala na talagang dapat talagang mag-case build up tayo dito sa mga tao na ito. Dahil nga, sa sasabihin niya. Sir, having said that, how high up in government ang inabot ng mga nakinabang kay Kerwin Espinosa? Lagi ko nababanggit, Senator, then Secretary now, Senator Laila De Lima, pero pa po ba mas mataas sa kanya? Gano'n po kalawak in government ang naging pakinabang kay Kerwin? Abot sa gano'ng punto, gano'ng level, depende sa pagkukuha natin ang pinabit sa kanya. Kasi initially, mayroon na siya sinabi. Just don't put those words in my mouth. Hintayin na natin maglabas ang galing sa kanya. Basta, nasa mataas. Mataas yung abutin. Sir, si Franz Abalones, ano yung nangyari ni Franz Abalones, yung driver na sumukod dito sa espesyalidad? Ah. Oo, ano na nangyari, sir, yung class nagtibagalas sa kanila? Saan ako siya, ano yung abutin sa kanila? Kinasuman niyo na siya yung DJ. Kinasuman niyo na siya yung DJ. Balawag tagal-tagal ko siya yung DJ. Kasi kinasuman niyo. Okay. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for staying awake. So, pwede na kayo matulog, ha? Hindi pa, sir. Hindi pa. Mag-report pa din. Mag-report pa kayo. Matulog na kayo at magpahinga na rin kami. So, maraming salamat, ha? Thank you. Salamat. So, may seven. Okay. Hindi nagustuhan ni Philippine National Police or PNP Chief Ronald De La Rosa ang mga pahayag ni Senator Laila De Lima na posibleng mangyari kay Kerwin ang sinapit ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa, senior sa kamay ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Nangangamba si Senator Laila De Lima na sapitin din ni Kerwin ang nangyari sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. na namatay sa loob ng kulungan sa Baybay Sub-Provincial Jail. Sa pahayag ng senadora, sinabi nitong hindi dapat magpakasigurado ang suspected drug lord sa mga pangako sa kanya ng pamahalaan. Ngunit giit ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato De La Rosa, walang basihan ang mga pahayag ni Senator De Lima at ginagawa nila ang lahat upang protektahan ang nakababatang Espinosa. Nagtataka rin aniya siya kung saan nakuha ni Senator De Lima ang ideyang ito. The whole organization, 160,000 of us, kung mayroong mga iskalawag sa amin na gustong pumatay kay Kerwin, maliit lang yan kumpara sa buong PNP. Mabuti pa siya at alam niyang mamamatay si Kerwin. Ako hindi ko alam kung mamamatay, but ang alam ko, we are doing our best to secure Kerwin Espinosa.
Wala namang ideya si General Bato kung kasama si Senator De Lima sa papangalanan ni Kerwin na nakinabang sa operasyon ng ilegal na droga. Walang na niya nasasabi na i-implicate siya. Ano ito, kung pula yan or fact. Hintayin na lang natin doon sa kung sa sinitiring na labas yan dahil sigurado ko itatanong yan doon. I don't want to preempt. Samantala, pina-finalize pa ng anti-illegal drugs group ng PNP ang affidavit ni Kerwin at katulong na nila rito ang investigador mula sa National Bureau of Investigation at Department of Justice. Nakatakda itong isumite sa pamunuan ng DOJ bukas kung matatapos ito ngayong gabi. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Krame. Tumanggap ng drug money mula kay Kerwin Espinosa ang isang hindi pa pinapangalan ng senador. Isiniwalat umano ito ni Kerwin Espinosa sa whistleblower na si Sandra Cam. Ang detalye sa ulat ni Ria Fernandez. Isang senador umano ang tumanggap ng drug money mula kay Kerwin Espinosa. Ito'y ayon sa whistleblower na si Sandra Cam. Matatandaan ang kampo ni Cam ang nakatunton sa kinaroroonan ni Espinosa sa Abu Dhabi kaya't nadakip at napauwi ito ng bansa. Sa isang ambush interview sa Senado, inihayag ni Cam na isinuwalat umano sa kanya ni Espinosa na nag-deliver ito ng drug money sa isang senador. Tumanggi muna ang pangalanan ni Cam kung sino ang naturang mambabatas. Pero kwento raw sa kanya ni Espinosa, tumanggap daw ito ng halos 6 na milyong piso mula Oktubre hanggang Disyembre taong 2015 na mukhang ginamit sa halalan. One senator there, nag-deliver siya ng 3 beses. So, wag na tayong magpa-tiklop dito. Sana itong Senado ma-regain ang respeto ng ating sambayan ng Pilipino. Kailangan baguhin po. Minsan na-deliveran din? Lahat po yan na-deliveran. Si Kerwin na-deliveran ng tatlo sa isang senator? Sa isang senator, si Kerwin mismo. Siya mismo personally. Sa isang senator? How much? Ang nasabi sa akin, isang 1.7, isang 2 million, at another 2 million, so it's 5.7. Sa isang senador. Sinabi ni Cam na papangalanan ni Espinosa ang senador sa kanyang pagdalo sa pagpapatuloy ng Senado sa pagdinig sa pagkasawi ng kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa Miyerkules. Bukod dito, sinabi niya na kabilang din sa mga papangalanan ay mga kongresista, alkalde, gobernador, pulis, general at mayroon pang piskal. Samantala, may lead na raw ngayon si Cam kung nasaan si Ronnie Dayan, ang dating bodyguard driver at nobyo ni Senadora Laila De Lima na itinuturong bagman niya. Para sa PTV News, Ria Fernandez. Samantala, naniniwala si Senador Richard Gordon na makapagbibigay si Kerwin Espinosa ng impormasyon hinggil sa pagkakapatay sa kanyang ama na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay Gordon na pinuno ng Senate Committee on Justice and Human Rights, nais alamin ng komite kung pinaslang ang nakatatandang Espinosa dahil sa isinulat nitong affidavit. Isiniwalat umano ni Espinosa sa isang blue book ang mga high-profile personality na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Kaugnay nito, inimbitahan na ng komite si Kerwin na dumalo sa gagawing pagdinig sa Miyerkules. Una nang sinabi ni Kerwin na naniniwala siyang biktima ng rub out ang kanyang ama. Nagbabalik ang PTV News. Nakatakdang gawin ng Senate Committee on Public Order ang pagpapatuloy ng pagdinig nito kaugnay sa pagkamatay ni Albuera Mayor Ronald Espinosa sa Campo Krame, kung saan inaasahang haharap ang anak ng alkalde na si Kerwin Espinosa na itinuturong big-time drug lord sa Eastern Visayas. May report si Marita Muahe via phone bank. Salamat. Upang masiguro ang kaligtasan ng itinuturong drug lord na si Kerwin Espinosa, gagawin ang susunod na Senate Committee hearing patungkol sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa sa loob mismo ng Camp Krame sa darating na Miyerkules. Ayon kay Senator Pancilo Lacson, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi pa sila nakikita ng Kerwin. Magkagayunman, nabasa na daw nito ang ginawang affidavit ng nakababatang Espinosa. Draft ng judicial affidavit pa lamang nito ang nakita niya. Dagdag ng senador, mahaba daw ang ginawa ang affidavit ni Kerwin.
Karamihan daw sa mga pinangalanan nito ay mga miyembro at opisyal ng Philippine National Police. Pero marami din ang mga government official. Meron din daw mga national official sa mga pinangalanan ng itinuturong drug lord. Wala rin daw blue book si Kerwin kung saan ay sinasabing nakalista ang mga pangalan ng mga taong involved sa illegal drug trade nila. Ito ay ayon pa rin kay Senator Pancilo Lacson. So abangan natin sa darating na Miyerkules, gagawin sa loob ng krami ang susunod na hearing ng Senado tungkol dito sa isyong ito. So yun na muna ang ating maire-report, maiulat mula dito sa Senado para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat, Marita Muahe. Maliban sa suspected big-time drug lord na si Kerwin Espinosa, may posibilidad na ipatawag rin ang mga kamag-anak at mga empleyado ni dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa upang tumestigo ukol sa mga sangkot sa illegal drug trade. Ito ay ayon kay Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Sakaling isagawa o mano ito, ibibigay ng gobyerno ang nauukol na proteksyon sa mga tetestigo. Posible pa umanong isailalim ng gobyerno ang mga ito sa Witness Protection Program. Tunay niyan ilang mga nakinabang sa drug money ni Kerwin Espinosa. Pinangalanan nito sa kanyang affidavit at posibleng isiwalat sa gagawing pagdinig ng Senado ayon sa pambansang pulisya. Ang ulat mula kay George Bandola via phone patch. George? Audrey, siguradong may pasasabuging bomba ang affidavit ng nahuling drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay TNP Chief Bato de la Rosa, ayon itong pangunahan ng Senado, subalit siguradong itatanong din kay Kerwin ng mga senador ang mga bagay na tinura na nito sa kanyang sinumpaang salaysay. Dalawang abogado ni Kerwin galing ng Region 8, sumama na rin daw ang National Bureau of Investigation sa pagsasapinal ng kanyang affidavit mula nang lumapag sa bansa si Kerwin galing ng Abu Dhabi. Tila nagpasaring naman si Bato kay Senator Leyla de Lima. Pinangungunahan daw kasi nito ang mga posibleng mangyari kay Kerwin gayong pinipilit na isecure ng PNP ang kalagayan ng nahuling drug lord. Nauna nang napaulat na kabilang si de Lima sa mga tinukoy ng Pangulong Duterte na narco-politician at nakinabang sa drug money. Inulit ni Bato, kung may mga magnanais na patahimikin si Kerwin, maghihirapan ang mga ito ayon sa kanya over his dead body. Tiniyak ni General De La Rosa hindi maapektuhan ng kampanya ng pulisya laban sa pinagbabawal na gamot sakaling maging magkaiba mga pangalan sa listahan ni Kerwin at ng kanyang yumaong ama. Hindi pa po na ililipat sa PNP Custodial Center si Kerwin. Nasa pangangalaga pa ito ng Anti-Illegal Drugs Group habang isinasapinal ang kanyang affidavit na bagay na babanggitin din ito sa oras na sila'y dumating sa pagdinig ng Senado. Samantala, sa bahagi naman ng patuloy ng manhunt operation ng PNP, laban naman dito kay Ronnie Dayan, ang driver bodyguard ng dating kalihim ng kagawaran ng katarungan, si Secretary De Lima, ayon kay General Bato de la Rosa, patuloy pa sila nakikipag-coordinate sa mga pinakalat na pulisya. Mas maigi nga ang yung 1 million peso na reward dahil makakatulong daw ito. Lalo pat sumama na rin sa hunting operation ang National Bureau of Investigation. Para sa PTV News, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola. Inatapos na ni Kerwin Espinosa ang kanyang sinumpang salaysay at sa pagkakalarawan ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa, may pasasabuging bomba ang naturang affidavit ni Espinosa. Detalye sa report ni George Bandola. Siguradong may pasasabuging bomba ang affidavit ng nahuling drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Bato de la Rosa, ayon itong pangunahan ng Senado, subalit siguradong itatanong din kay Kerwin ang mga bagay na tinura na nito sa kanyang sinumpaang salaysay. Dalawang abogado ni Kerwin galing ng Region 8, sumama na rin daw ang National Bureau of Investigation sa pagsasapinal ng kanyang affidavit mula nang lumapag sa bansa si Kerwin galing ng Abu Dhabi. Sa for sure, si Kerwin may mga politicians na sinuportahan on many occasions during the campaign. Maraming bisis siya hininga ng pera. Yung nga lang, pa-installment basis, staggered basis yung kanya binibigay na pera. Dahil hindi pa siguro nabinta yung ibang droga na
binibinta niya, inauna nang humingi yung mga politician. So binibinta muna niya yung droga bago siya magkapera at isuporta doon sa mga kandidato na tumatakbo. Tila nagpasaring naman si Batok kay Senator Leyla De Lima. Pinangungunahan daw kasi nito ang mga posibleng mangyari kay Kerwin gayong pinipilit na isecure ng PNP ang kalagay ng drug lord. Mabuti pa siya at alam niya kung anong mangyari kay Kerwin. Kami, we are trying very hard to secure him. At siya, pre-predict na niya na papatayin. Eh, bakit naman ganun yung pag-iisip ng isang tao? Ha? 160,000 of us. Kung mayroong mga iskalawag sa amin na gustong pumatay kay Kerwin, maliit lang yan kumpara sa buong PNP. Ang alam ko, we are doing our best to secure Kerwin Espinosa. Gagawin naman ito, gagawin. Over our dead body. Nauna nang napaulat na kabilang si De Lima sa mga tinukoy ng Pangulong Duterte na narco politician at takinabang sa drug money. Kung alam na niya nasasabihin na i-implicate siya, I don't know kung hula yan or fact. It is fact or fiction. I don't know. Inulit ni Bato, kung may mga nagnanais na patahimikin si Kerwin, mahihirapan na mga ito. They can get Kerwin over my dead body. Tiyak din ani General De La Rosa hindi maapektuhan ang kampanya ng PNP laban sa ipinagbabawal na gamot sakaling maging magkaiba ang mga pangalan sa listahan ni Kerwin at ng kanyang yumaong ama. Gagawin pa rin daw nito ang tungkulin. Hakbang ng Philippine National Police. It doesn't matter. It's immaterial. Kung meron inconsistency doon sa pinapit ng father at saka ng anak, dahil we can surmise na may posibilidad na iba yung alam ng father, iba rin yung alam ng anak. Hindi pa naililipat sa PNP Custodial Center si Kerwin. Nasa pangangalaga pa ito ng Anti-Illegal Drugs Group habang tinatapos ang kanyang sinumpaang salaysay. Para sa PTV News, George Bandola. Matutuloy na sa darating na Miyerkules, ika-23 ng Nobyembre, ang Senate Investigation and Inquiry ng itinuturong drug lord na si Kerwin Espinosa. Sa kabila ng naunang napaulat na gagawin ito sa Campo Crame, gagawin na ito sa Senado para masiguro ang kaligtasan ni Kerwin. Ang isa sa gawang inquiry ay karugtong ng Senate Committee hearing patungkol sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa. Nauna rito ay sinabi ni Senate President Coco Pimentel na may plenary session pa ang Senado patungkol sa budget kung kaya't maaari umanong makancel pa ang naturang pagdinig. Ayon kay Senate Committee Chairman on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Panfilo Lacson, hindi pa sila nagkikita ni Kerwin. Magkagayunman, nabasa na daw nito ang ginawang affidavit ng nakababatang Espinosa. Dagdag pa ni Lacson, mahaba raw ang ginawang affidavit ni Kerwin kahit na draft ng judicial affidavit pa lamang nito ang nakikita niya. Karamihan umano sa mga pinangalanan nito ay mga miyembro at opisyal ng Philippine National Police, pero marami rin sa mga ito ang mga government official. Samantala, ani Lacson, wala rin umanong blue book si Kerwin kung saan sinasabing nakalista ang mga pangalan ng mga taong involved sa illegal drug trade nila. Ipinadala na sa DOJ, Department of Justice, ang sabina para kay Senadora Leyla De Lima. Kaugnay ito sa sinasabing koneksyon ni Senator De Lima sa pagkalat ng di umano'y illegal na droga sa loob ng New Bilibid Prison. Bukod kay De Lima, kabilang sa sabina ay ang personal o personal assistant nitong si Lynn Sagum at isa pang taon nito na hindi niya napangalanan. Nakatakda ang preliminary investigation sa naturang issue sa 2 Disyembre. The press server of DOJ left at the time we have begun our press con to serve the subpoena on Secretary De Lima, Senator De Lima, and the two staff niya,